Yung kapasitor niya, ganda, kulay gold. Orange, kulay orange, hindi pala, langanin naman sa gold tawag dito eh. Orange siya. 2, 4, 6, 8. Walong kapasitor na 80 volts. Yun for today's video. Bali, gagawin natin ay magre-review muna tayo. Meron kasi tayong tanggap rito na Rural na Pro 7.5 na power amplifier. Abangan nyo yung full video nito kung paano ko siya i-re-repair. Nagawa ko na ito bago natin i-review. Ayun, ang mayari nito or yung owner nito is taga Cavite. First time kong makapag-repair and then makakita ng laman loob ng Rural na power amplifier and then model na Pro 7.5. Ayan. Ngayon, bago natin simulan to, eh, siyempre promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then, siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share. And then, siyempre, paki-hit ng mail button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Matagal-tagal na rin na hindi ako nakapag-review. Puro diretso repair lang kahit yung bago sa paningin natin na unit. Ngayon, dahil review yung content natin is siyempre banatan na natin. Dito muna tayo sa may pinaka front panel niya. Ito yung front panel niya. Angas, meron siyang kwandito mga lead na para sa may display niya, sa may signal indicator. Yan, ito hanggang lahat ng green is signal indicator para sa may signal. Yung kasunod na ilaw pula, yan na yung clip, may nakasulat naman, no? CLP clip. Tapos yung kasunod is protect, yung pinakadulo. Tapos sa gitna niya yung ilaw na yan is power. Papakita ko nga sa inyo. Ayan, naka-plug in na yun doon. So, yan. Yan, pag-i-on mo siya, magpo-protect muna. Katulad lang din sa mga ibang mga power amplifier. Kaso dito, meron siyang mga signal indicator. Ayan, tapos meron siyang, siyempre, dalawang knob dahil naka-stereo ito. Channel 1 and then channel 2 or AB. Angas ng mukha niya. Angas din. So ngayon, madakaw tayo sa may likod muna bago yung pinakalaman loob niya. So ngayon, dito na tayo sa may back panel or sa likod niya. Meron siyang YS processing. Tapos may control sa may frequency niya. Yan, ito yung mga inputs. Ito yung outputs niya. Ito yung output sa may speaker terminal. Naka binding post, naka speak on, and then naka PL. Yan, angas niya. Tapos ito yung input niya, on and then PL din, PL ulit. Hindi siya yung link na yung link, saan ba yung link nito? Maring ito yung link siguro. Para wala siyang link ah. Para sa input kasi nakalagay yung wala siyang link. Although pwede naman siguro kahit dito kumuha, pwede mo siyang gawing link to. Yan, tapos sa may switch niya, common lang din naman, stereo, bridge, and then parallel. Ba, delikado pala. Kailangan i-open pala muna tong amplifier na to bago lumipat para sure ball. Kasi sa grip, sa bridge, sa gitna yung bridge niya. And then, ayan na nga, sabi ko yung IAS processing na niya. Tapos, sub, off, tapos sa woofer, tapos low cut. Tapos, same din. Katulad ni Sima, yung mga low cut din. Tapos, ito nga sabi ko sa may frequency niya. Mayroon siyang frequency. Ayan. Madako tayo sa may pinakalaman loob niya. Mabilis ang video lang. Ayun, ito na yung pinakalaman loob niya. Madako tayo sa may guts. Sabi nga ni OX eh, guts. Transformer siyempre. Johnsing, halatang notch talaga siya. Sumin natin. Yan, automatic yung primary niyan is 220 volts and then 50 hertz. Tapos sa may secondary output tayo, naka 2 tires na siya. Pero alang anin, hindi pa niya ginawang 80 volts oh. Para maging katulad siya ng CE5. Meron ako i-re-reveal mamaya. 0, 39.5 and then 79 para sa may secondary line niya. And then yung mga accessories 0, 12. Tapos ano pa ba yun nandyan, 14, 0, 14. Accessories na yan. Pero pinaka high rail niya talaga is 79 volts. Tapos yung ila mababa niya is 39.5 volts, naka 2 tires. Yan, naka 2 tires siya. Kung iambing ko sa ibang transformer, siguro mga parang LX20 yung dating niya. And then CE5.
Tapos dako tayo sa may kapasitor. Yung kapasitor niya ganda, kulay gold. Orange, kulay orange, hindi pala halanganin naman sa gold daw dito eh. Orange siya. 2 4 6 8, walong kapasitor na 80 volts by 10,000 microfarad. Ayan, walong piraso. Ayan, tapos madako tayo sa may output. Output niya or power transistor niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walong piraso, 8 pairs. Walong pares na 2 Shiba na C5200 and then A1943. Yan, ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero sa totoo lang, yung pinakakuan dyan, ito, kasama pa ba ito? Oh, yung pinaka-output dyan is ito lang. Bilangin mo lang itong may puti. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. 5 pairs lang kung tutusin. Iba dyan, drive. Tapos ito parang nasa stator ito eh. Oh, papapuntang stator. O yan. Bali, 8 piraso na C5200 yung ginamit. And then A1943. Isang channel. And then ito yung isang channel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, same lang din. Pero, may blanco ito. Kwan lang ginamit dito. Bali, 7 pares lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lang. Kaya lang naging 8 to kasi dinagdagan ko. Kasi nga nauna yung repair ko bago sa review. Yan, ito kasi dinagdag ko lang ito. Yan, dinagdag ko ito. Kaya pansinin nyo, medyo iba yung kulay nito. No? Medyo hinang. Oh. Yan, dinagdagan ko lang ito. Kasi usapan namin ng mayari nito is... yung deal na ginagawa ko, mag-fix bias, tapos mag-add ng transistor, and then mag-add ng fuse. Kaya kompleto na siya. Pero may blanco rin ito. Pinaka-stock nito is blanco ng isang pares. Ano ba bang pili ko ipakita? Tapos meron siyang dalawang fan. Wala siyang papasok lahat to. Papasok yung hangin, walang palabas. Yan. Tapos, ito, sabi ko, i-re-reveal. Bali, abangan nyo na lang. Kung sakaling sipagin ako, is gagawin ko ng isa pang video na compare natin yung CE5 and then itong Revoral na Pro 75. Kasi sa totoo lang guys, napapansin ko, iisa lang yung disenyo nila. Isang-isa, walang kinaiba. Bali, medyo mahaba lang ng konti ito against sa CE5. Medyo mahaba lang. Pero pagdating sa design, halos iisa lang sila. Ayun, sana nakapagbigay ideya ako sa inyo kung sakaling bibili kayo ng Revoral na Pro 75 na power amplifier. Na ganyan laman loob niya, 'di ba? Bukod sa may anyong labas niya, naipapakita ko sa inyo yung pinaka loob niya. So ayun, hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Meron lang ako may content, is okay na yun. Sa promotion, bago tayo magtapos, syempre shop natin, always on the go na 24/7. Sa mga gustong magpa-prepare along sa OU, Quezon City number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa OU Road, sa OU, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow. Hindi siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.